I remember when you appeared in Unang Hirit recently. Tapos tinanong po kayo kung anong mas gusto nyo, kung yung administrasyong Marcos or Aquino. And you answered Marcos. Can you explain why? Sundalo kasi ako nun, Rachel. Sabi ko, nung sundalo ako at na-experience ko yung administration ni President Marcos, nung hindi pa siya nagkasakit, that was before 1986, mas mahusay, sa tingin ko, no? Magaling naman na commander-in-chief si President Cory, pero mas magaling si President Marcos. Dahil pag may mission kami noon, hindi ako nagdududa sa nag-uutos sa akin. No? I never look back para i-check kung yung nag-uutos, eh, matino ba? Diba? Tama ba ang ginagawa? Tama ba yung desisyon? Legal ba yung orders? Nung panahon ni President Cory, siyempre bagong upo siya na presidente after the administration of President Marcos, parang may pagdududa na baka hindi ito ang tamang direksyon. So sundalo ako sa parehong administrasyon at yun ang context, Rachel, ng pagsabi kong parang mas mahusay na commander-in-chief si President Marcos. Nothing personal. I was just asked kung alin mas mahusay. One word. So sabi ko, President Marcos. What did you tell your kids? Kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na they didn't want you to run as VP. Sana. Sabi ko dun sa punso kong anak, diba? Graduate ng UP Conservatory of Music. Sabi niya, Papa, ibabash na naman ako niyan sa social media na ginamit niyo lang ako. Yung pa-attend pa kayo rin sa The Voice, no? Akala nila, pati ako, ginamit niyo sa pampulitika. Sabi ko, anak, that's part of who I am. Ako ay isang mabuting sundalo. Diba? Bakit ako tumakbo? Tahimik na ako. Bala ko na mag-retire sa 2019, no? And my term ends, no? Itong term na kung saan ako na-elect noong 2013, no? Kung pinabayaan kong tumakbo yung standard bearer ng partido na tinutulungan kong i-organize at palakasin after 4 elections as an independent, the first truly independent senator in Philippine political history to win in national elections. Hanggang ngayon, unbroken record na yan, no? Yung once record na yun, ay 4 na beses. Then, wala akong pera. Wala akong partido, no? Ako yung original na foundling. Inaampun ako palagi ng mga koalisyon, no? So, pag binabayaan ko, the most honorable thing to do would be for me to resign. Nakakahiya ako. Maraming issue nung kay Vice President Pinay, no? Pero sabi ko, sa korte na yan. Pero tungkulin ko bilang mahusay. Vice President kasi ako ng una. Pag binabayaan ko tumakbo yan, di kawawa naman. Nakakahiya ako sa partido. Eh, yun nga, sabi ko, mas mabuti akong sundalo kaysa politician. Hindi po ba may impression po yung iba na baka may either napilitan po ba kayo na mag-VP because si VP Binay was trying to court sila Grace po unang mga lumitaw na pangalan, si Bongbong Marcos as running mate. Ano po yung comment nyo doon? Kahit na, Rachel, kahit na last choice ako, wala naman akong ego eh. Wala naman akong stariray complex, no? Kahit na force to good kayo sa akin, no? Basta ako, pagtungkulin ko, gagawin ko. Kahit na nag-iisa ako, no? Noong una, mahirap. Dahil first, kailangan ipaliwanag ko sa pamilya ko, no? Kikay. No? Pangalawa, kako, hindi ako prepared to run as vice president. Pero nung sabihin kong, okay, basta suportahan ninyo ako, pagdasan niyo ako, basta bigyan niyo naman ako ng konting respeto at kahiyan. 100% na ako. Kaya ngayon, gising ka na madaling araw, tulog ka na madaling araw, 2 to 3 hours of sleep, isip ka pa ng isip, di ba? Dahil late ako nag-decide eh. Yung mga ibang nagbalak, tumakbo, kaya matataas ang rating dahil maaga sila nagsimula. Walang problema sa akin yan. In fact, mas mahalaga sa akin, kisa sa resulta ng eleksyon, yung magiging proseso. Dahil sabi nga nila, destiny ito eh. Kahit na anong gawin mo, pag hindi para sa'yo, no? Hindi mo destiny na maging presidente o vice president, wala kang magagawa. Pero yung pangdaraya, medyo gawa yan ng tao eh. At yan ilalabanan ko. So kahit na anong mangyari sa May, basta clean, credible, free, and honest elections, ako, sinasabi ko ngayon, no? Let's get behind our elected leaders, national or para ma-unite na. Ngayon, nagkaka-personal, ha? Di ba? Iisipin mo.
kung after May, kung sino maupo, di hahabulin na naman yung na-personal sa kanya nung kampanya. Wala nang katapusan. Nabanggit nyo rin na sa isang interview nyo na si ang BFF nyo raw, si Tito Soto. Bakit po? Paano siya lang yung kaibigan ko na hindi inisip yung sarili niyang kapakanan? Kahit ano pagdaanan ko, akala ko mahirap maghanap ng kaibigan sa politika.